Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Naririto tayo sapagkat nais nating sabihin na tayo'y sumusunod sa Kanya, na Siya ang pangunahing nilalaman ng ating puso at buhay. Sa mga pagkakataong hinayaan natin na kasalanan ang manaig, sa mga pagkakataong hindi tayo tunay na nakasunod sa Kanyang kalooban, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin ng Tours, ang iyong kadakilaan ay nagningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay na mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumamahalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunia, nakakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol
at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipon ng buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Naway sumaiyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang Diyos na pagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon, magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihit ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito
Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibotang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. At binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sakyapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At mapalad po tayo na ang ating din pong simbahan dito sa Quiapo ay dinalaw po ng Birhen ng Sampaloc. No? Siya po ang reyna ng Sampaloc. No? Ang mahal na Birhen ng Loreto galing sa pang-archidiocesing Dambana ng mahal na Birhen ng Loreto. At mapapansin po ninyo na ang kanyang tuntungan ay simbolo ng isang bahay. Ang bahay ng banal na pamilya sa Nazaret, kung saan lumaki si Jesus Nazareno sa pangangalaga ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria. Kaya bigyan din natin ng welcome applause ang ating mahal na Birhen ng Loreto ng Sampaloc. Siya po ay nag-iikot, at kundi ako nagkakamali, mamaya ay siya'y lilipat na rin po sa iba pang simbahan. At yamang ang ipinapaalala niya sa atin ay ang tahanan sa Nazaret. No? Ang tahanan ng mga Nazareno. Dahil kung tutuusin, si Maria ay Nazarena. No? Siya'y taga Nazaret din ho. No? At si San Jose na rin ay pwede na rin ituring bagamat ang lipi niya ay galing sa Bethlehem, pero dahil siya'y lumipat din sa Nazaret, doon niya itinayo ang kanyang pamilya, doon na siya nagnegosyo, nagkarpintero. Si San Jose rin ay mistulang Nazareno, pamilya ng mga Nazareno. Kaya't ipagdasal din natin sa natatanging paraan ng ating mga pamilya. Natitiyak ko iba sa inyo, pinagdarasal niyo yung mga anak ninyo, apo ninyo, o asawa ninyo. Pagdasal natin na katulad ng tahanan sa Nazaret, ang tahanan ng mga Nazareno at Nazarena, ang ating pamilya ay lumago sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran, pagtutulungan. Kung papaano ang banal na mag-anak ay lumago, nagmamahalan, ganun din sana ang ating mga pamilya.
Kaya mamaya, ibulong nyo sa mahal na ina ang inyong mga anak. Lumaki silang kung papaano pinalaki ng mahal na birhen si Jesus sa Sareno na maging masunurin, may takot sa Diyos, maawain, ganun din sana. Pero siyempre, hindi lang yung mga bata, dapat magsimula sa atin, sa inyo, mga magulang, mga nakakatanda, yung gusto nyong isabuhay ng mga bata. Kung kayo po'y nakinig ng maigi sa unang pagbasa, ay mapapansin nyo talagang sulat. Minsan, hindi natin mawari na yung binabasa talaga, lalo na yung mga sulat ni San Pablo, talagang sulat lang. Hindi ito mga libro na katulad ng mga propeta, katulad ng mga salmo. Ito kung tutuusin ay mga personal na sulat. Kaya mapansinin nyo, panay pangangamusta. Diba? Ganun tayo. Pag sumusulat ka o nagchat-chat ka o pagkausap mo yung, lalo na nag-video call kayo, o kamusta ba si Inang dyan? Kamusta mo ako kay, no? Kecho Pablo, no? O kamusta mo ako sa kapitbahay natin? Diba? Ganun tayo. Kinakamusta mo lahat. No? Hindi mo lang siguro kinakamusta yung kaaway mo, no? At ayaw mong kamustahin yung baka may utang ka, malaman pang nandiyan ka, huwag mo sabihin, nandito ko ha. Baka pumunta pa yan dito maningil, no? Pero yung mga malapit sa buhay natin ay yun ang kinakamusta natin. At aminin natin, yung malapit sa buhay natin, ito rin ay animoy nagdidikta sa buhay natin, di po ba? Kung malapit sa iyo ang nanay mo, aminin mo man o hindi, ang mga desisyon mo sa buhay, pinagbabatayan mo rin ang nanay mo kung talagang mahal mo siya. Kaya halimbawa, tapos na ang trabaho, inaya ka ng barkada mo, pare, inuman muna tayo, mamasyal muna tayo. Tapos bigla mong naalala, inaantay pa ako ng nanay ko sa bahay. May sakit ang nanay ko. Kaya ano magiging desisyon mo? Saka na lang. Nakita niyo po yun? Kung talagang mahal mo ang isang tao, yan ay bahagi ng magdidikta sa buhay mo. Kung hindi mo mahal ang nanay mo, sabihin mo lang, mahal ko nanay ko, pero nung inaya ka, alam mo may sakit, alam mo mag-isa sa bahay, o sige, lakad tayo. Hindi ka alintana, sa bandang huli, hindi mo talaga siya mahal dahil hindi siya naging bahagi ng iyong direksyon sa buhay. Kayo ngayon, nandito, baka kanina siguro, inaya kayo, manood na lang tayo ng sine, pupunta na lang tayo sa mall. Pero kasi sinabi mo sa sarili mo, magsisimba ako sa Quiapo. Gusto kong pumunta at makita ang Pong Nazareno. Kaya anong naging desisyon mo, hindi ako sa inyo sasama. Dediretso ako sa Quiapo. Ibig sabihin nun, talagang mahal nyo ang Pong Nazareno. Pero kung nagpadala ka, sige, saka na lang, sa isang Sabado na lang ako pupunta sa Quiapo. Aminin mo man o hindi, kahit magdidipa ka, kahit magsisigaw ka ng biba, sa totoo lang, hindi siya ang nagpagalaw sa buhay mo. Kaya yung pagpunta nyo ngayon, lalo na kayong nandito sa loob ng simbahan, isang ibig sabihin niyan, ipinapakita ninyo na sinisikap nyong maging wagas at talagang unang-una ang inyong debosyon at pagmamahal sa mahal na Pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan nga natin ang bawat isa na nandito ngayon. At sabihin mo sa kanya, sagutin na sana ang dasal mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sagutin na sana ang dasal mo. Ayan. Kung medyo nakasimangot yung katabi mo, sabihin mo, smile naman, no? Alam kong marami tayong problema, marami tayong pinagdadaanan, pero huwag tayo mag-alala, nandyan ang mahal na Pong Jesus Nazareno. Ang naniniwala, tiwalang tiwala,
Natutulungan sila ng mahal na pong Jesus Nazareno. Iparinig nga natin sa Kanya ang ating malakas na palakpak. At ito ang ipinakita ng sulat ni San Pablo. Bagamat marami siyang kaibigan, may mga kamag-anak siya, marami siyang kamanggagawa. Anong sabi niya sa huli, sa bandang huli? Ang sabi niya, ang lahat ng parangal at papuri ay iniuukol sa Diyos. Bagamat kaibigan ko kayo, bagamat kayo yung nagdo-donate sa akin, bagamat kayo yung tumutulong sa akin, bagamat malapit tayo sa isa't isa, sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman. Hindi sa tao, hindi sa mundong ito, lalo't higit, hindi sa kayamanan ng mundong ito. At ito yung nais ipaalala ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Hindi raw natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan ng mundong ito. Isa lang ang amo. Kaya nga sabi ko kanina, yung minamahal mo, aminin mo man o hindi, iyan ang magdidikta sa buhay mo. Diyan ka susunod. Diba? Kaya kahit kunyari yung mga mister, diba? Pag nag-uusap-usap, sino ba talaga ang siga sa bahay? Ako ang siga! Na pag nagiinuman yan, ang lakas bumida. Ako ang siga! Pero pag tumawag na si Mrs., uwi ka na! Yes, dear. So, sino talaga ang nasusunod? Sino ba talaga ang siga? Pwede mong sabihin, mahal ko ang mga anak ko. Pero, yung ipang mamatrikula nila, ipinangiinom mo, pinangsusugal mo, pabalat bunga lang yung sabihin mong mahal mo ang anak mo. Nalululun ka sa masamang bisyo, kaya napapabayaan ang paglaki ng anak mo, hindi talaga siya ang mahal mo. At lalo't higit sa Diyos. Kaya, pwede rin itanong sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, sino ba talaga ang nasusunod sa buhay mo? Tinatanong niya tayo ngayon, sino o ano ba talaga ang nagpapasunod sa atin? Dahil yon ang nagiging batayan ng buhay natin. Baka naman pera. Kaya di ba may mga tao ang laging tanong, magkano ba yan? Magkano? No? Mapagastos? Magkanong gagastusin ko dyan? Iba naman, magkano kikitain ko dyan? Ingat po, pag laging ganun ang tanong, pera na ang nagdidikta. Pero mga kapatid, hindi lang kayamanan ng mundo, pwede rin ang kayamanan natin, ang pinapahalagahan natin, ang sarili natin. Baka sa bandang huli, ang nasusunod, tayo. Tayo na pala ang amo. Kaya, pag dumarating ang pagkakataon, yung gusto ko lang ang masusunod. Nag-uusap-usap kayo sa pamilya. Pero hindi ka naman talaga nakikinig kasi sa bandang huli, hindi, ayaw ko yan. Hindi pwede yan. Sino ba talaga ang nasusunod? Kumaharap tayo ngayon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ba talaga ang nasusunod? Kalooban niya? Katwiran niya? Karunungan niya? Kabutihan niya? O baka naman sa bandang huli, tayo pa rin ang nasusunod. Paulit-ulit ko po itong sinasabi para hindi nyo nakakalimutan.
Huwag naman po sanang nagpupunta tayo dito sa Quiapo para utusan lang ang mahal na poon. Baka inuutusan lang natin siya. Kasi yung pagdarasal natin, mahal na poon, gusto kong gumaling, gusto kong yumaman, gusto kong mag-abroad, gusto ko nung ganito, gusto ko nung ganito. Amen. Salamat po. May ba inuutusan na lang natin Diyos siya pag ganun lang tayo magdasal? Kasi nilalatag lang natin kung ano ang gusto natin. Kaya't sana, hindi ko po sinasabing wag na tayong humingi. Humingi pa rin po tayo. Kasi gustong-gusto rin po niya magbigay ng mga himala at pagpapala. Pero wag natin kakaligtaan na tunay na siya ang masunod. Di ba ganun din naman si Jesus Nazareno sa kanyang ama? Hindi ang kalooban ko, kung hindi kalooban niyo ang masusunod. Hindi ba ganun din na sinabi ng mahal na birhen? Narito ang inyong aliping lingkod, maganap nawa ang kalooban niyo sa akin. Kaya't gusto nating sabihin sa Diyos, kayo po ang masusunod. Marami akong kaibigan, marami akong kamag-anak, marami akong kinagigiliwan dito sa mundo, marami akong plano, may mga kayamanan dito sa mundong ito, pero lahat ng ito, pangalawa lamang sa inyo. Sana taimtim at tapat natin itong masabi sa Kanya habang tayo'y nananalangin at humihiling sa Kanya. Sapagkat kung tunay na nasusunod si Jesus Nazareno sa buhay natin, handang-handa na tayo, hindi lang sumunod sa Kanya, handang-handa na tayong tanggapin ang Kanyang mga himala, pagpapala at biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais naming patunayan, kayo ang tunay na nasusunod sa aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyayang magagamit para sa Kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa Kanyang pagtitiwala. Ang ating tugon, Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmanasakit at mabubuting loob na mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap na walang hanggang yaman ng kalangitan, manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik natin ngayong idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi
Bagkus, hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik, sa
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Martin ng Tours, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami sumusuway sa inyong kalooban. Patawad po kung kami nasisilaw, nabubulag ng pera, ng kapangyarihan, kapag kami nagiging makasarili na lamang. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon, ang tunay na nasusunod sa ating buhay. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Iyong pagligtas ihayag hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong mo't puso'y dalisay, aking ikakalat. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko.
Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karangdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipinagdarasal ang mga mahal nating yumao, lalong-lalo na po yung mga yumaong ipinagkatiwala nyo po na ipagdarasal namin dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin. At kami nagmamakaawang, kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan. Medyo marami-rami pa ho tayong kailangan gawin, kaya sana po marami pa rin ang tumulong. Sa mga nais tumulong po, pumunta sa finance office o lapitan niyo po ako at ito po ay tinatanawin naming malaking utang na loob. Hinahanda po natin ang simbahan para sa deklarasyon bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda, salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Laging may nag-iisa at mangungunang magpapasunod at gagalaw sa ating buhay.
Nawa, masabi natin ng tapat at wagas na ito ay ang Diyos at ang Kanyang kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.